At para naman sa ating pagbabalik, eh, no? Para sa ating namang motorcycle riders, para maiwasan ang mga aksidente sa motor, kailangan nating maging defensive driver. Sakit na ng ulo ngayon ng mga motorista ang sobrang traffic na nararanasan. Isa sa mga solusyon ay ang paggamit ng motorsiklo, pwedeng angkas o habal-habal para mapabilis ang biyahe upang makarating kagad sa eskwelahan at trabaho o kahit saan pa ang pupuntahan. Dumarami naman ang motor ngayon dahil mura ang presyo nito na mabibili sa mga motorcycle shop na mababa lamang ang down payment. Mas nakakamura sa hulugan ng motor buwan-buwan kaysa pamasahe araw-araw. Pero nakababahala naman araw-araw ay ang maraming nababalita ang mga aksidente sa pagmumotorsiklo na nauuwi pa sa kamatayan. Kaya para maiwasan ang aksidente sa motorsiklo, narito ang dapat nating tandaan. Bago sumakay sa iyong motor ay dapat i-check mo muna ang kondisyon nito gaya ng preno at gulong. Tama ba ang hangin nito at malakas ba ang preno? Hindi ba pakat ang mga ito? At higit sa lahat, manalangin muna bago magmaneho para maging ligtas. Laging gumamit ng mga protective gears. Una, kailangan laging nakasuot ng helmet, riding pads o riding jackets, gloves at knee pads, lalo na kapag ka malayo ang pupuntahan o yung tinatawag na long rides. At sa mga beginners kasi, ang laging nasa isip lang ay rides kagad. At para sa kanila, ay dyan lang naman ako pupunta. Malapit lang at saka abala lamang ang mga ito sa kanilang pagmamaneho. At kinatatamaran ang pagsusuot ng helmet. Ang helmet ay isa sa pinaka-importante sa pagdadrive ng motor dahil kalimitan sa mga namamatay sa aksidente ay walang helmet ang rider. Laging i-check ang side mirror at ang signal lights ng ating mga motor sa tuwing tayo ay liliko sa kanan o sa kaliwa. 15 meters dapat naka-signal lights na bago lumiko at tingin sa side mirror para clear kung may ibang sasakyan. Pero make it sure na dahil may blind spot din ito, lalo na kapag naka-helmet. Iwasan ang liko muna bago tingin dahil sigurado na pareho kayong may kahihinatnan. Basahin ang galaw ng mga kasabay mo at makakasalubong sa kalsada dahil kahit anong gawing ingat, kung may makakasalubong kang barabarang pagmamaneho at may biglang overtake, pareho kayong madidisgrasya lalo na kapag ka may nakatulog habang nagmamaneho at mga nawala ng preno. Dapat palaging nakapokus sa daan, huwag kung saan-saan nakatingin, dahil kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin. Huwag lumilipad ang isip, dapat laging alerto, lalo na kapag may tumatawid na aso o pusa. Kapag may ganitong sitwasyon, huwag iiwas, huwag biglang magpreno dahil mas lalo kang mapapahamak. Either ikaw ay mag-slide or tumilapon. Ang dapat gawin, i-maintain ang speed, tatagan ang hawak sa manibela at dapat maging buo ang loob. Iwasan ang overspeeding sa pagmamaneho dahil kalimitan sa mga naaksidente ay sobrang bilis at hindi na kayang makontrol ang manibela. Laging tatandaan, hindi nakakapogi ang pagmamaneho ng sobrang mabilis. Ang nakakapogi ay alam mo ang responsibilidad mo bilang riders na maging safe at hindi nakakaperwisyo sa kapwa at pogi kang makakarating na ligtas sa iyong patutunguhan, hindi yung darating kang wasak ang motor mo, pati ang mukha mo. Kaya para sa ating mga motorcycle riders, always be safe and ride safe, always. Kasama si Jerome Tikia at Rigor Ponce, Smiles of Petran III, para sa Balitang Unang Sigaw.